Isang magandang gabi po sa bawat isa, sa kaya ng ating mga kapatid. Dagdagan ko na lang po yung kay kapatid na lolo eh. Kasi minsan umaabot din talaga ang mananampalatayang ganun eh. Yung mga apostol noon, hindi naman sila tinamad talagang sa sobrang kapaguran. Kaya sila na nakakatulog siguro. Pero sa atin ngayon, medyo may inaabot na ganun eh, minsan. Kaya nga kagabi, panalangin ng alas 12, sobrang pagod, hindi na ako maabot eh. Si Shane na lang nanalangin dahil sa pagod. Pero dapat hindi ganun ang mga mananampalataya. Kasi bilin po ni Apostol Pablo, sa Roma 12, umpisaan ko sa 11. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, mga galak sa pag-asa, mga matiisin sa kapighatian, matiyagain sa panalangin. Yun yung pinaka-aral at utos sa bawat isa sa atin. Yun hindi po sinasabi sa Thessalonica. Sabi ko rito. Sa unang Thessalonica chapter... Sa 4 po. Sa 2. Manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y mga magpuyat na may papasalamat. Yun po yung mga bagay na dapat nating taglayin. Dahil sa Epeso, bilang payo ni Apostol Pablo, sa 5 po, umpisa ko sa 14. Kaya nga, sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya ito yung dapat taglay ng mga mananampalataya, lalo tigit sa ating panahon. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayong lumakad. Huwag gaya ng mangmangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya ito yung mga bagay na dapat natin pinagsusumikapan, lalo tigit sa ating panahon ngayon na sabi nga yung panahon ay masama. Kaya yung panalangin kasi ito yung pinakasandata ng bawat isa sa atin. Kaya kinakailangan ito, yung mga bilin, lalo tigit sa panalangin. Kasi ito yung pananggalang talaga natin. Dahil nga yung tukso, lalo dito sa huling panahon na masama. Kaya tayo pinag-iingat, pinananatiling gising. Isang salita pa na mas madaling unawain sa pag-upuyat, yung magbantay. Tulad ng sinabi ng ating kapatid na Nea. Kapag tayo hindi nagbantay, kumbaga pinabayaan natin yung mga bagay na dapat natin gawin, lalo tigit dito sa panahon nating masama, baka tayo yung mahulog sa tukso tulad ng sinasabi ng ating mga kapatid na nabanggit na nila. Kaya nga sa Colossus, nabasa ko na po ito kanina. Kasi minsan hindi talaga natin maiiwasan yung kasalanan o yung tukso. Talagang minsan pag-gising mo pa lang sa umaga, pagbukas mo ng pinto, andyan na yung kasalanan. Kaya ngayon sa panalangin natin sa araw-araw, yung kasalanan daw lagi nasa harap natin eh. Tulad ng nabanggit ng ating ni David sa araw-araw nating binabasa. Kaya yung isang panalangin, talaga dyan tayo dapat mag-focus. Huwag natin pabayaan na naman po yung datna natin, lalo tigit sa mga pagsubok. Kasi pag bumitaw tayo dyan, doon tayo madadayin ng kasalanan. Kaya isang maganda gabi po sa bawat isa po rin po. Amen. Magandang gabi sa lahat, maging doon sa ating mga kapatid sa online. Sabi nga dito sa ating aralin, paborito ito ni Sister Domi. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang wag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu ng katotohanan na may ibig, darapat mahina ang laman. So, sabi nga dito, makita natin yung kahalagahan ng panalangin para daw wag tayong magsipasok sa tukso. So, alam nyo ba kung paano yung mabisang panalangin? Yung gagamitin mo rin yung salita ng Panginoon. Kasi hindi basta yung salita lang natin eh. Kaya tayo tinuturuan ng salita ng Panginoon para magamit natin, maibalik natin sa Kanya. Para nang sa ganun sabi nga, nandoon yung pagtugon ng Panginoon. Katulad niyan, yung seekers, di ba?
Kapag kayong nahihirapan tayo sa mga pamumuhay natin o kaya may mga bagay na ano, gamitin natin yun. At yun ang iniintay kasi sa atin ng Panginoon na yun. Kasi once na ginamit natin yung salita, lalo ito sa panalangin, ibig sabihin yun yung sinasampalatayanan natin. At nandoon yung pagtugon ng Panginoon. Ngayon sabi nga dito, yung espiritu daw ng katotohanan, yung may ibig, dapat yung laman ay mahina. So, makikita natin to. Kasi nga, hindi rin po pwedeng, sabi nga, nung tayo bautismuhan, yan, sinalinan tayo ng espiritu ng Panginoon. Yun yun. Ngayon, yun yung sinasabing, ingatan ninyo yung ningas ng espiritu. Paano natin papaanuhin yun? Yung gawa ng kabanalan, yung panalangin, pagbabasa, pagdako sa gawain, yung pag-awit ng papuri, nagbibigay kalakasan din yan. So, yun yung wag natin pababayaan. Ngayon, isang bagay makita natin doon para daw wag magsipasok sa tukso. So, kinakailangan talaga buo yung ating pananampalataya, nandun yung karunungan. Kaya anuman yung bagay na nakakalimutan natin, kung minsan maaring humadlang din, gamitin ng kaaway yung ating mga kapatid, yung mga kapananampalataya natin sa sambahayan, kapag sila ay nag-iisip o nagsasadya sa atin ng mga bagay na ukol sa laman, ibig sabihin, nasa diablo sila. Parang sinasabi ni Apostol ng Panginoon kay Pedro. Kaya mag-iingat tayo doon. Sa 16:23, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, ikaw'y tisod sa akin sapagkat iniisip mo yung mga bagay. So ano man yung mga bagay makita natin, pag humahad lang, o limbang nagpayo sa atin yung ating kapatid, o may sinasabi sa atin, tapos makakahad lang doon sa ating pananampalataya, ibig sabihin, nasa diablo yon, yung espiritu. Kaya mag-iingat tayo doon kasi baka mamaya gagamitin tayo ng espiritu. Kapag ang ginagamit lang noon is yung mahina, yung kulang yung pananampalataya. So, kinakailangan natin palakasin para maging matibay tayo. Magandang gabi. Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Magandang gabi mga kapatid. At sa ating mga nakatungay sa online, magandang gabi. At salamat sa Panginoon sa kagandang loob na binigay niya. Kasi kanina magkausap kami ni kapatid na Michelle na walang tigil ang ulan, masyadong malakas Eh pagpunta namin, inabot namin din talaga malakas Diyan sa may parting Tanawan. Sa ating pag-aaral, makikita natin yung panahon na kung saan, gaya ng pagkakasabi ng mga ibang kapatid, yung malapit ng danasin ng ating Panginoong Jesucristo, no, yung pagkakapako sa krus. Kaya gusto niya na sa mga natitirang sandali, no, gusto niya na kasama niya yung mga apostol. Kaya nga kung ating pag-aaralan, no, tungkol doon sa pananalangin, gaano ba kahalaga, no, yung pananalangin pag pinag-usapan natin sa isang buhay ng mananampalataya? At pag pinag-usapan natin yung salitang panalangin, dapat din malaman ng mananampalataya na mayroong panalangin pinakikinggan at mayroong panalangin hindi pinapakinggan. Ngayon, inuuri ng isang mananampalataya yon, ano ba yung mga bagay na pinapakinggan ng Panginoon tungkol sa panalangin? Yung panalangin ba ng ating Panginoong Jesucristo nangangahulugan pong hindi siya pinakinggan dahil natuloy yung pagkakapako niya sa krus? Diba? Hindi. Kasi sabi niya nga doon, nanalangin siya na kung maaari, huwag yung ibig ko, sabi niya ng ganon, kundi yung ibig ng Panginoon. Kaya pagka nananalangin ng isang mananampalataya, kinakailangan kung ano yung mga bagay na ibig ng Panginoon. Gaya ng pagpapakita sa aklat ng Roma, may ganitong uri ng pagkakasulat. Sabi rito sa chapter 12 ng Roma, sabi rito sa verse 12, sabi rito, muli ko mababasahin, no? Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatyagain sa pananalangin. Kinakailangan pag ikaw ay nananalangin, meron kang katangian ng pagtsatsaga. Eh, yung maghihintay ka ng oras ng alas 6, lalo na pagpatay yung katawan mo, makaidlip ka yan.
alas 9. Lalong-lalo na yung pagka dumarating yung punto na nananalangin tayo ng alas 12. Doon kinakailangan na yung pagtsatsaga kasama yun sa mga katangian ng nananalangin sa Panginoon. At ayun yung bagay na ipinakita ni Propeta Daniel, di ba, sa chapter 9. Sabi rito sa chapter 9, huling talatang babasahin ko, sabi rito, sa chapter 9 ng Daniel, sabi rito sa verse 3, ito yung pagkakasulat, sabi rito, at aking itiningin ang aking muka sa Panginoong Diyos upang humanap sa pamamagitan ng panalangin at ng mga samo ng pag-aayuno at pananamit ng magaspang at ng mga abo. At ako'y nanalangin sa Panginoong kong Diyos at ako'y nagpahayag ng kasalanan at nagsabi, o Panginoong Diyos, dakila at kakilakilabot na nag-iingat ng tipano. Kawaan, nagsisiibig sa iyo, nag-iingat ng iyong mga utos. Magandang gabi, mga kapatid. Puri ng Panginoon. Magandang gabi sa bawat isa po rin ng Diyos at sambayan na ating kapatid na Archie sa ating pinag-aaralan sa mga sa ating kapatid sa online sa iba't ibang lugar at sa labas ng ating mundo. Magandang gabi. Si Venus kasi labas eh. Sabi rito, na pag-aaralan natin, itong tagpo kasi ito na kung saan alam natin na darating na yung tagpo na ang ating Panginoon ay pahihirapan na. Malapit na rito sa tagpong ito. At alam natin, bago mangyari ito, nagpakita muna sa kanya si Moises at si Elias. Bago mangyari yan sa 17:3. At narito napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakipag-usap sa kanya. Yung pagpapakita sa kanya, nakipag-usap sa kanya. Ano yung pinag-usapan nila? Kasi wala rito. Hindi dito sinabi ba rito? Hindi, no? Pero nag-usap sila. Basahin natin kung ano sinabi sa 9:31 ng Lucas. Ganito yung pagkakasabi. Sa Lucas, sa 9:31, at narito, dalawang lalaki na kapag-usap sa kanya, na ang mga ito'y si Moses at si Elias, na nagpakitang may kaluwalatian at nangag-uusapan na tungkol sa kanyang pagkamatay na malapit niyang ganapin sa Jerusalem. So, alam ng Panginoon na yun na yung tagpo na malapit na talaga, na kailangan niyang may gagampanan talaga siya. Ngayon, dito sa tagpong ito, sinasabi niya sa kanyang mga alagad, magpuyat kayo at magsipanalangin. Ibig sabihin, maging handa kayo, nasabi niya, maging handa kayo. Kasi siya, alam niya na ito eh, kaya nga handa na siya, naghahanda na siya rito kaya makaikat doon siyang nanalangin. Kasi tagpong ito, andyan din yung diablo eh. Hindi pwedeng wala yan, nandyan. Kaya nga sabi niya, ang prinsipe ng sanlibutan ito, sabi niya, ay narito, di ba? Sabi niya sa 14 ng Lucas, wala lang tayong sapat na ano, para maidetali natin ng mabaybay natin ng ano eh, malinaw sana. Sabi rito sa 14:30, ganito po yung pagkakasabi. Hindi na ako'y nagsasalita pa ng marami sa inyo sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanlibutan na siya'y walang anuman sa akin. So, anong tagpong yon? Isa sa gagawin ng diablo, yung tuksuin siya. Kasi sa tagpong yun, nasa laman siya eh. Kaya tutuksuin siya nito. Kaya ang sabi niya, wala siyang anuman sa akin. Ibig sabihin, kaiyakan niya yun eh. Pero ang sabi niya rito, dadapat upang malaman ng sanlibutan na ako'y umiibig sa Ama at ayon sa kautosang ibinigay sa akin ng Ama, gayon ang aking gagawin. So nakahanda na sa Ron, no? Sabi niya, wala siyang anuman sa akin, magtagumpay sa akin. Nila mo siya magtatagumpay doon kasi ang layo niya, huwag niya magawa yun eh. Yun talaga layo nun, pipigilin siyang gawin yun, no? Hindi yung namatay siya, nagtagumpay yung Satanas, hindi, nagtagumpay si Kristo Ron. No, sa tagpong yun. Walang ganun, sabi ng ating Panginoon. Kayang-kayakan niya yun eh. Lalo naman talaga magagawa. Pinatanayan niya na ilang beses ang tuksuin. No? Pero dito sa atin ito sinasabi ng Panginoon
maging handa kayo. Hindi nyo alam, sabi ng Panginoon, sa pagdating pagtilaok ng manok, yung pagdating ng Panginoon. Diba sinabi niya rin yun? Pinaghahanda ka. Tapos yung tukso, sa lamang kasi tumahina. Pero yung espiritu ng katotohanan, malakas yun kapag may panalangin. Yun yung ibig niya. Pero ang tinutukso niya rito, yung laman. Yung laman yung tinutukso niya. Kaya pag mahina yung ating laman, at mas malakas yung humatak kaya sa atin, matatangay tayo nun. Kaya nga yung sa kanya ako susunod, delikado yung mga ganong panganib yun. Napakapanganib ng mga ganong kaisipan. No? Dito, kinakailangan maging handa tayo kasi hindi natin alam kung abutan tayo ng kamatayan sa tsaka na ako susunod. O di, tapos ka. Kung tsaka na ako susunod, dumating yung Panginoon, di tapos ka rin. Kaya kan sabi ng Panginoon, maging handa kayo. Yun ang ibig niya sabihin dito. Yun ang gusto niyang sabihin sa atin. Puri ng Panginoon. Ito nga. Magandang gabi po sa sambahan ng ating kapatid na Archie, kapatid na Michelle. Sa mga naka-online po, magandang gabi rin po sa inyo. At sa lahat ng mga naririto, magandang gabi. At napakaganda po yung tinatakbo ng ating pag-aaral sa gabing ito. Sabi nga rito, yung kailangan na tayo yung mga kuyat, magsipanalangin. At palakasin yung ating espiritu. Kaya sabi nga rito sa 5:16 ng Galacia, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa espiritu at huwag ninyong paglaanan. Huwag ninyong gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay magkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Kasi ito yung sa atin, yung talagang kinakailangan talaga ayon doon sa ano natin. Kasi itong mga alagad kasi dala ng kapagalan, talagang nakulang sila noong inaano, isang oras na nga lang yung hinihingi ng Panginoon sa kanila eh. Hindi pa nila nagampanan yun eh, nangatulog sila. Minsan nangyayari sa atin ito, kung kailan, mga alas 12 na, mga ilang minuto na lang eh, sa kakaatakihin talaga ng tukso, na gustong-gusto mong manalangin ng alas 12, hindi mo nagawa dahil nang pumasok yung tukso, tinukso ka nga, na hindi ka makapanalangin, may kilabutan ako. Dahil nga doon sa mahina ang laman. Doon umiira lang kahinaan ang laman. Pagka yung mga oras na ng ating mga panalangin, dyan tayo atakihin. Ngayon, bakit ba iniuutos sa atin na kinakailangan na palakasin natin yung ating espiritu? Sabi rito sa Epeso 6:12 ata kung hindi tayo nagkakamali. Sabi dito, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi ayon sa laman. So kung ang ating pakikipagbaka ay ayon sa laman, ay kinakailangan mag-match tayo. Pero ang ating pakikipagbaka hindi eh, hindi ayon sa laman eh. Kundi ayon sa pakibasa mo mga kapatid, medyo nahihirap nung nagbasa. Sa 12 ng Epeso. Sabi dyan, sapagkat ang ating pakikipagbaka hindi ayon sa laman. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at tubo, kundi laban sa mga pangyuruan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga kukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dako. Kaya kung ang lalakas sa atin ay yung ating laman, talo tayo dito eh. Kasi ang kalaban natin, espiritu eh. So kailangan ang ilalaban natin dito, espiritu rin. Yung sa espiritu rin. Ano ba yung spirit? Sabi sa Juan, sa 63 ng Juan, yung salita daw ng Panginoon,
tayo pawang espiritu at pawang buhay. So, yung salita ng Panginoon, yun din ang ating mga may panlaban. Kasi dito sa Epeso, sinasabi rito na yung magsuot tayo ng yung kagala, yung kasuotan ng Diyos eh. Ang kasuotan ng Diyos, puro salita ng Diyos yan. Yung kasuotan ng ating Panginoong Jesucristo, puro salita ng Diyos yan. Yun ang nakakaano sa, yun ang ano sa atin. At yun din, mapansin natin, sa 4:4 ng Mateo, di ba ang inilaban ng Panginoong Jesucristo yan, salita rin ng Diyos eh. Sabi ng Diablo doon na gawing tinapay yung mga bato. Sabi nung, hindi nasusulat, sabi ng Panginoon doon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi doon din sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya ang ating pakikipag-ano ngayon, kinakailangan ang maging malakas sa ating espiritu, hindi yung ating laman. So, eh, kung pakakainin lang natin yung pakakainin natin laman, eh, sabi ni kapatid na niya, lumalaki. Ganun. Ganun mangyayari sa atin. Lalaki lang ng lalaki yung ating laman. Pero yung espiritu natin, mahina. Pag dumating yung tukso, dumating yung pagsubok, talo tayo doon. Dating ng panalangin, hindi na tayo makapanalangin. Tutulog na tayo dahil nga inaatake tayo ng tukso, mahina ang ating laman. Siguro magandang gabi. Yun lang. Magandang gabi sa bawat sa puro Panginoon. Ganun pa sa mga naka-online. Dadagdag na lang tayo. Sa ating aralin, no? Tagpong, ito yung tagpong si ang ating Panginoon Kristo dadakpin na ng mga Hudyo, no? Dito pumunta sila doon sa isang halamanan nung na tinatawag na Getsemani, no? Kasama yung mga apostol, no? At dito sa ating aralin, nabanggit dito, no? 26. Sabi sa 41, kay mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayo magpasok sa tukso. Ang espiritu ng katotohanan ay may ibig, tatapuat, mahina ang laman, no? Sa bawat ano talaga, yung panalangin na kailangan talaga, no? Para iligtas tayo sa anumang kapahamakan sa mga tukso, no? Bangat nandun na yung ano yung pananampalataya, no? Kasi kailangan talaga yung ano yung ano, katulong sandata yan sa ating pakikipagbaga dito sa sanglibutan, no? Para ma hindi tayo mapasok ng tukso, no? Dumating doon yung mga bagay na kapahamakan, no? Pero natural na magkakaroon tayo talaga ng dumarating yan yung mga kapighatian sa atin. Pero sa ating pananampalataya, dinadaig natin yun. Kasi sabi dito sa 21 ng Mateo, sabi rito, yung pananampalataya natin na huwag mag-alinlangan, sabi rito sa 21:21. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung kayo may pananampalataya at di nag-alinlangan, hindi lamang magagawa ninyo ang mangyayari sa puno ng igos. Yung wala siyang masumpungan doon sa igos, no, na bunga. Kaya na, ano yung nato ito? Yung nangyari ron. Sabi ito, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito na mapatas ka at mapasugba ka sa dagat ay mangyayari. At lahat ng mga bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin, no? Ganun mangyayari yung kung may pananampalatayang ganun. Matindi na yung pananampalatayang mabigat ng pananampalataya ito. Pero nangyayari talaga sa isang, yung mga taong matuwid, di ba, yung nanalangin. Halimbawa si Elias na nanalangin ng
Hindi uulan. Ay uulan ng ay. Ano ba yun? Hindi umulan ng ilang tatlong taon yun, no? Ganun nangyari, no? Tapos naman nalangin siya, nagkaroon ng ano, nung matapos na yung tatlong taon na yun, nanalangin siya muli na magkaroon ng umulan. At nangyari yun, no? Ganun po yung dalangin ng mga matuwid, no? Sabi rin sa aklat ng Ilipos, sabi sa 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay ay sa pamagitan ng panalangin at daing sa na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ano po yung panalangin pagka yung matuwid panalangin. Pero meron din talagang ano na nangyayari na lalo kung yung hihingin mo sa Panginoon, hindi lahat ng panalangin mangyayari. Matutupad mo eh. Meron may mga bagay na hindi binibigay ng Panginoon. Lalo yung hinihingi mo masama. At yung iaan mo sa kalayawan, sabi dun sa 4:3 ng Santiago, di ba? Sabi rito. Meron ganun ang Panginoon. Tapos na ba ang oras? Ayun lang, siguro last na. No? Purin pa bangin mo ang danggali. Maraming salamat kapatid na sa isunod natin, kapatid natin. Salamat sa ating MC at magandang gabi sa lahat sa Batangas, sa ating mga kapatid dyan sa online. Magandang gabi. No, sa ating pag-aaral na makita natin na na kinakailangan talaga yung tiyaga dito, tiyaga sa panalangin, pagbabantay. Kailangan talaga. No, lalo na nalalaman mo, may darating, katulad ng ating Panginoong Jesus, na kailangan andyan yung katiyagaan. Dahil sabi sa ating pag-aaral, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Kaya kinakailangan yun, yung panalangin. At katotohanan, kung ikaw yung malakad sa Espiritu, sinasabi rito, malakas ang Espiritu kung doon. Kung namamalagi tayo doon. Kasi hindi pwedeng, kumbaga sa isang kawan ng Diyos o sa isang mga manalamban ng Diyos, doon ka lang sa kautusan eh. Dapat mamalagi ka dyan eh. Kapag ikaw ay humiwalay dyan, umalis ka, ikaw ang puntirya ng manunukso, ng kaaway. Pag lumabas ka dyan, ikaw ang puntirya. Yun ang delikado. Alanganin talaga yun. Katulad ng binabag natin mga kapatid, gumagala ang kaaway. Umahabit ang masisila. Ikaw, pag-alagala ka, umaalis ka sa kapisanan, gumagala ka, delikado yon. Kaya, maging malakas tayo doon sa, ano, sa espiritu. Kaya nga, kung mananalangin naman tayo, kinakailangan naroon yung pananampalataya doon sa Diyos. Na kung ano ating hilingin, tatanggapin natin sa Kanya. Isa yon, kailangan may pananampalataya ka na sinasabi doon sa 21 ng Mateo. 21-22. Tama ba yon? At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tanggapin. Ganun din naman. Kailangan andun yung pananampalataya mo doon sa Diyos. Na kaya-kaya itong ipagkaloob sa iyo. Kailangan yung pananampalataya. May pagkakataon kasi no na hindi lang yung ano eh hindi lang yung bawat isa eh no binanggit na ating kapatid kanina pati yung kapananampalataya at yung mga kapatid natin lalo na kung nagdaranas sila ng mga kapaghitian. Oh, kaya nga sabi ng salita ng Diyos doon sa 18, huwag kang manlulupaypay, huwag kang mapipighati, huwag kang mababalisa, manalangin ka. Di ba sabi ganoon? Kailan manalangin eh, lahat ng kabilisahan 4:6 ng Pilipos. Oh, sabi nga nun, mga daing, ihayin sa Panginoon. At sa unang Pedro, di ba, doon sa 5:7, ipagmamalasakit kanya. Kung ikaw ay lumalakad doon sa katotohanan na ayon sa Espiritu. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon, doon sa chapter 5,
ng Hebreo chapter 5:5-7 na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Ayun, ating Panginoong Jesucristo. Ganon. Kaya kinakailangan eh na meron kang pananampalataya. Siyempre may takot ka sa Panginoon. At isa pa dito sa chapter ng Tesalonica, ito mo na dumanas yung ating mga kapatid doon, nakatulad dinanas ng mga Hudyo doon sa Hudeya. Ang sabi ng Apostle Pablo doon sa 3:5, dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya. Baka sa anumang paraan kayo'y mga tukso ng manunukso. Ibig sabihin, dahil silang pinapakita may manunukso talaga. Kaya huwag kang hihiwalay doon sa kautusan. Huwag kang hihiwalay sa kapisanan. Kaya kung hihiwalay ka, ikaw, anong sabi doon? Nagpapahinga sa kapisanan ng patay. Kaya delikado. Doon lang tayo, huwag tayong aalis doon. Delikado po tayong umalis. May Maninila. Magandang gabi po, purihin ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa gabi nito, maraganda ng gabi. At salamat sa Panginoon sa kaparaanan na ibinigay sa atin sa mga sandaling ito para magampanan natin yung ating pong tungkulin sa Kanya na siya ay pasalamatan natin, purihin sa ganitong mga gawain. Kanina talaga, medyo ano yung ano rin yung isip ko kanina eh. Dahil nga doon sa lakas ng ulan. Pero sabi ko, kailangan tumuloy. Dahil sabi ko, dahil ano eh. At tapos ang ginawa ko, nanalangin ako sa Panginoon. At nung bago kami umulis doon, sabi ko, manalangin tayo. At salamat sa Panginoon dahil dininig naman ng Panginoon yung ating kahilingan. Kasi iniisip ko kanina, sabi ko, tsak na maputik dito eh, sabi ko eh. Kawawa naman sila kapatid na Archie, kapatid na Michelle. Di ba? Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, gayon din sa sambayan ng ating kapatid Michelle, kapatid Archie, sa patuloy na paggawain, na pagtanggap sa gawain ito. At gayon din sa lahat ng mga naka-online sa gabing ito, salamat sa inyo mga lahat na nanonood at nakikinig ng mga gawain kabanalan na ganito. Palayan po tayo ng Panginoon. Sa aralin po natin, malawak na po yung pagkakasaysay ng bawat kapatid at maliwanag na po sa atin kung ano yung nilalaman ng ating pag-aaral. No? Katunayan, sabi nga ni kapatid na Venus kanina, nung basahin niya itong aklat na ito, ang binasa lang niya, 26. Basahin mo lahat, kapatid. Bagay yung surat ni John, basahin mo. At marami kang matutuklasan ng bagay na nakakaiyak dito sa banal na kasulatan. Pero talaga nakakaiyak talaga itong ginawa ng ating Panginoong Kristo ito. Kung saan malapit na yung kamatayan, ay binata niya yung mga bagay na hirap at pagtitiis. Isang halimbawa na ibigay niya doon sa mga alagad, yung salitang magsipanalangin kayo lagi. Isa yan. Iniwanan niya ng halimbawa yung mga apostol na nung pagkakataong yun, nadadanasin niya yung hirap na siya po ay ipapako sa krus, binigay niya ng halimbawa yung mga alagad na narito, kailangan pananalangin talaga para huwag magsipagpasok sa tukso. Sa pananalangin kasi, napakalawak nung ano natin dyan sa pananalangin. Gagano ka, binangkit ni kapatid na Herman kanina, may pananalangin talaga hindi dinidinig at mayroong pananalangin hindi dinidinig. Actually, sa mga ano kasi, sa banal na kasulatan, may mga halimbawa yan na hindi dinidinig ang pananalangin. Kung ano. Sabi nga dito sa isang talata ng awit, itong mga palasak ng talata po ito, sa 66:18, sabi dito, isa ito sa mga kadahilanan, no? Sabi dito, kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggi ng Panginoon. Kaya sa pananalangin, tama ay sinasabi ng mga alagad. Tama ay sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Tama ay sulat na binigay ni Apostol Pablo doon sa 2:8 ng 1 Timothy. Di ba? Ano sabi doon? Sa 2:8, na ikalawang Timoteo,
Sabi dito, ibig ko ngang ang bawat tao ay magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal, walang galit at pakikipagtalo. Yan, walang galit at walang pakikipagtalo. Ganun yung dapat kung mananalangin tayo, wala raw galit at walang pakikipagtalo at hindi natin pinagkukundanganan yung kasamaan sa ating puso. Kasi kung meron mga bagay na ito, maaaring ito yung dahilan para hindi dinggin ng Panginoon yung ating panalangin. Yan ang ano dyan. Kaya sa atin naman, maliwanag yung sinasabi ng banal ng kasulatan na yung dalangin ng matuwid ay kalugod-lugod sa Panginoon. Ito yung mga dinidigid ng Panginoon. Pero yung naglalayo ng kanyang pakinig sa kautosan, karumal-dumal sa Diyos ito. Kaya kailangan, doon sa salita ng Diyos, lagi tayong nandun sa salita ng Panginoon. Kasi kung hihiwalay ka dyan, bagay yung panalangin mo, nagiging hindi rin, walang kabuluan din. Ganun na lang ang mangyayari. Ngayon, sa tagpong ito, sa pag-aaral natin, na sila sabing magsipanalangin, ano, sabi doon, basahin ka lang po, no? Medyo makatila lang muna ko eh. Sabi dito, kayo yung magpuyat at magsipanalangin, ayan, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. No? Napakahalaga pala nung salitang ikaw ay magpuyat at sa panalangin at mapamanalangin para tayo ay hindi magsipasok sa tukso. Kagkatotohanan niya mga kapatid. Sabi nga, yung nabasa kong ano, isang quote doon, sabi nga noon, sabi nga, a prayerless Christian is a weak Christian. Sabi nga noon, yung daw Kristiyanong walang panalangin, mahina na Kristiyano. Totoo yan mga kapatid. Pero subukan natin na yung pinapatupad sa atin, sabi nga sa atin, kagaya na sinabi ni Daniel, siya ay nanalangin ng 3 times a day doon sa 60 ng Daniel. Di ba? Tingnan natin kung paano niya napagtagumpayan yung mga bagay na dumating na pagsubok sa kanya. Yung mga hinaharap niya. So yun, 3 times pa lang yun ha. Eh may nanalangin sa atin dito, hindi lang 3 times eh. Kaya mas maganda kung madagdagan pa natin yung 3 times na yun. Kaya nga sabi ng banal na Espiritu sa atin, ito na yung panahon kasi na kailangan na natin manalangin tayo lagi. Kasi mayroong paparating ng mga bagay, sabi nga ng banal na Espiritu, na marami kayong darating na pagsubok, na mabibigat. Kaya nga inihanda rin tayo doon sa mga bagay na darating na yun para mapagtagumpayan natin yung mga bagay na darating na yan. At ito yung mga bagay na hiningi sa atin ng Panginoon na kailangan tayo ay manalangin. Less panalangin kailangan, 3 times a day, kailangan less yun. Gawin natin yung mga bagay na ito. At kapag nakakapanalangin ka, ng ganun, natutupad mo yun, iba yung espiritu mo. Iba yung espiritu. Naranasan nyo ba yung pag sumasabay kayo sa panalangin para nakukonsyensya kayo? O, di ba? Nakakonsyensya? Bakit? Yung espiritu yung nasa iyo. Yun ang umaano sa'yo, manalangin ka, yun ang nagpupo sa atin para manalangin. Kasi ang trabaho niyan, sabi nga dito sa chapter 8 ng Roman, ano, sabi dito. Dito sabi niya. Doon sa 8:26 ng Roma, sabi dito. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Kasi alam ng Panginoon na yung laman natin may kahinaan talaga yan. Kaya kailangan ng tulong. Kailangan ng tulong. Kaya sinasabi dito, yung ano yon, yung Espiritu, tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi masaysay sa pananalita. Nakakatuwa mga kapatid, no? Pansinin ninyo. Kapag dumating yung ating spiritual communication, mapapansin ninyo na minsan, siya nananalangin. Di ba? Pag-aalis na siya, siya yung mananalangin. Nakakatuwa, di ba? Sapagkat yung sinasabi ng banal na kasulatan, natutupad sa kapisanan. Na siya ang nananalangin. Sa mga bagay na, kapag may mga bagay tayong ano, nananalangin ng banal na spiritu para sa atin, di ba? Kaya nakakatuwa eh. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon talaga. Maliit ang kapisanan, inilagay ng mga nagtuturo ay mga walang
masasabi mo ano eh, pero kinabagan ng Diyos na inilagay dito yung Espiritu para gabayan tayo doon sa tamang landas para makabit natin yung pangako niya na buhay na walang hanggan. Kasi naniniwala ako na kapag walang Espiritu ng Diyos, isang kabisanan, ang hirap lumakad ng tama o ng landas sa katotohanan. Napakahirap. Kasi walang sasaway. Walang sasaway. Walang magpapayo. Di ba? Hindi natin nalalaman na yung ginagawa pala natin, akala natin tama, yung pala, mali sa Panginoon. Di ba? Yung inaano natin. Pero dahil sa may Espiritu tayo ng Diyos, nakakatiyak tayo na yung ginagawa natin, lumalakad tayo doon sa katotohanan. At ito yung bagay na ikinututuwa natin. Nasabi nga natin sa panalangin natin, sabat sa ating Panginoon, Panginoon, isugo mo ating mga aliw para uling aliwin tayo. Di ba? Ganun yun. Ngayon, sa paraan naman ang sinasabi sa pag-aaral natin, yung isa pa, sa panalangin, ano? Yung panalangin kasi, alam niyo mga kapatid, merong binigay na talinagang ating Panginoon dyan. Doon sa chapter 11 ng Lucas, meron tayong mababasang ganito, no? Basahin ko po, ha? Chapter 11, ang talata ay 11:5, sabi dito. Talinaga po ito, eh. At sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan at paroroon sa kanya sa hating gabi? Sabi rito. At sa kanya'y sasabihin, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Ayan, sasabi niyan. Tuloy tayo. Sapagkat dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. At siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong bagabagin. Nalalapat na ang pinto, kasama ko at kasama ko sa higaan ang aking mga anak. Hindi ako makakabangon at makapagbibigay sa iyo. Sinasabi ko sa inyo, kahit siya hindi bumangon at magbigay sa kanya dahil siya ay kaibigan niya, gayon may dahil sa kanyang pagbabagabag, siya ay magbabangon at ibibigay gaano man ang kanyang kinakailangan. Di ba? Ito yung talinagan na ibinigay ng ating Panginoon. Ganun din sa atin, di ba? Sabi nga sa dyan, hindi ko kayo tinatawag na alipin, kundi kaibigan. Di ba? Kasi sa kaibigan, isinasensya niya doon yung mga bagay na sinasalita ng Ama. Kaibigan. Katulad na nangyari kay Abraham, tinawag siyang kaibigan ng ating Panginoon. Kaya sinasabi sa talinaga, kung ikaw ay kaibigan ng Diyos, ibig sabihin, pag kaibigan ka, tumutubad ka ng utos. Yun ang kaulugan nun eh, sa chapter 15 nandyan, di ba? Ngayon, ito sa talinaga na to, dahil siya ay kaibigan, tumutubad ng kanyang mga utos, babangon siya. Babangon yun. Isibigay yung Panginoon, magigising siya. Ibibigay niya kung ano man yung bagay na hinihingi natin dahil tayo kaibigan niya. Kapag patuloy tayong nagbabagabag. Ano ibig sabihin nagbabagabag? Nangungulit. Parang sa panalangin natin, lagi tayong nananalangin. Yun ang ibig sabihin nun eh. Lagi tayong nananalangin. Sa kapanalangin natin, ibig sabihin, ibibigay ng Panginoon yung mga bagay na hinihingi natin. Diba? Sabi nga dito sa chapter 18 ng Lucas pa rin, sabi dito, 18:1, at sinalita niya sa kanila ang isang talinaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. Bahagi, no? Kasi alam niyo mga kapatid, minsan katsakay dahilanan kung bakit hindi tayo nakapanalangin, alam niyo, kapag meron tayong bagay na hinaharap na minsan ang problema mo bigat. Na kung saan dapat, kung may problema, dapat doon tayo lalong mag-init sa panalangin. Eh kung minsan pag magpanalangin tayo, nakakaligtaran natin yung panalangin. Naisip natin yung problema. Pero dapat, sabi rito, magsipanalangin tayo at huwag tayong manglulupaypay. Hindi ganon. Kasi kapag itong Kristiyano, na tayo kasi, binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon, kasi tingnan nyo ang Panginoon ha, doon sa chapter 6 ng Lucas, sabi dito, ito nung nasa laman, naisulat ito, halimbawa sa atin, na dapat gawin natin yung mga bagay na ito. Sa 6:12, sabi dito, at nangyari ng mga araw na ito,
ang tinuturo nito ang ating Panginoong Hesukristo na siya ay napasabundok upang manalangin at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. Iyon, ang bigat naman no? Yung buong magdamag na manalangin, parang napaka anong yun. Isa pa, sabi dito sa saan pa? Sa 5:16 ng Lucas pa rin, datapat siya'y lumigpit sa isang mga ilang at nanalangin. Isabihin, makikita natin na ugali talaga ng ating Panginoong Yesus doon pa man. Nung siya ay hindi pa humahantong doon sa dadanasin niyang hirap, talagang nananalangin siya lagi. Di ba? Nananalangin siya lagi. Doon naman sa 1:35 ng Marcos. Sabi dito, Marcos 1:35. Ito yung pagkatapos na kung saan nagpalabas ang ating Panginoong Hesukristo, gumamot siya at nagpalabas ng mga demonyo. At nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at napasa isang dakong ilang at dooy na nalangin. Ito yung ugali niya. No, yung madaling araw pa, sabi rito, lalabas siya, magbabangon siya, madaling araw, tapos malalim pa rin yung gabi, lumalabas siya, tapos nasa papapunta siya ilang, at doon siya nanalangin. Bakit siya ilang siya nanalangin? Kasi mas magandang manalangin siguro sa ilang eh. Di ba? Tahimik na tahimik, wala kang ano doon. Parang walang istorbo sa iyo. Kaya ganun. Kaya ibig pinapakita rito sa atin na yung ating Panginoong Hesukristo, bakit niya napagtagumpayan yung mga bagay na ganyan, bagamat nasa laman siya ng pagkakataong ito, dahil doon sa panalangin na madami. Lagi siyang nananalangin. Lagi siyang nananalangin. Kaya nga kapag tayo ay puno sa panalangin, ang espiritu natin malakas din. Malakas din ang ating espiritu. Ay isa, sa isang bagay, sa isang ano pa, na ito, kung abutin pa ako mamaya, papayabang kulpa siguro yan, kung abutin pa ako. Isa naman, yung sabi doon, yung para huwag tayong mapasok sa tukso. Katotohanan na ang laman natin, talagang mahina yan. Katotohanan. Kasi sabi nga doon sa chapter 7 ng Roma, ito yung salita dyan. No? Sabi sa 7, ang talata ay 18, sabi dito, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sabi ni Apostol Pablo ito, nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Tinukoy niya sarili niya. Sa aking laman. Sabi niya ganon. Hindi tumitira ang anumang bagay ng mabuti. Di ba? Doon sa laman niya, sabi niya, walang tumitirang bagay ng mabuti. Bakit? Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapat ang paggawa ng mabuti ay wala. Bakit? Kasi nga itong laman, wala itong gagawin siya, kundi itulak ka doon sa pagkakasala. Yan ang ibig sabihin niyan. Nasabi ni Apostol Pablo, no? Hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti sa laman natin. Hindi tumitira dyan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa 3:5 ng Colossians, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap. Pinapapatayan eh. Kasi kailangan mawala yan. Kailangan pag mayroon yan sa ating sangkap na umaano, ay magiging dahilan yan para yun yung gagamitin para maghamit tayo. Magkasalo tayo sa ating Panginoon. No? Kaya yung laman natin, dapat hindi ito pinaglalaanan. Dapat ito ay pinapatay, sabi ni Apostol Pablo. Huwag pagtuunan yung ating laman. Kasi kapag pinagtuunan mo ito, walang gagawin ito, dadaling ka ito sa pagkakasala. Eh, pero tutukso ka, laman din ang umiiral eh. Di ba? Kaya sabi, yung binasa ni kapatid na test kanina, di ba? Santiago, sayo natin ulit yun ha. Sabi dito, doon sa 130 ng Santiago, masayang ko ulit po. Huwag sabihin ng sino man, pagka siya tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Katotohanan yan. Ang Diyos, hindi siya nanunukso. Kundi ang nanunukso, yung sinasabi sa chapter 4 ng Mateo, at dumating ang manunukso, at tinukso ang ating Panginoong Kristo, yung Diablo. Yan ang sinasabi doon. Sabi rito, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Maliwanag to. Ito na. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ayan sinasabi. Pag nahila ka ng sarili mong
ang sarili mong pita. Yung last, yung anong laman mo, nahila ka nun. Sinasabi rito. At nahihikayat ka, doon na nagsisimula yan. Tukso na ang mangyayari yan. Maraming bagay na nangyayari sa ganyan, sa banal na kasulatan, na natukso rin. Yung mga lingkod pa ng Diyos na sinasabi, di ba? Pero ang hahangaan mo naman, si Jose. Di ba? Sa base sa kasaysayan kasi si Jose, araw-araw siyang asawa ni Potiphar. Araw-araw siyang kinukulit. Di ba? Sa pag-aaral natin noon, alala niyo yung naging kapit na dindo. Ano yung pangulit sa kanya? Palibasa si Jose, magandang lalaki. Makisig si Jose. Sa ano? Eh, gustong-gusto siya ng asawa ni Potiphar. Kaya sinasabihan siya, sipingan mo ako. Araw-araw sinasabihan siya. Eh, pero mo, napagtagumpayan ni Jose yung mga bagay na ganyan. Bakit niya napagtagumpayan? Dahil si Jose, isa pang makita natin, yung pagiging tapat mo sa Diyos. Isa pa yan. Yung pagiging katapatan. Kasi nga, yung mata ng Panginoon, sabi sa 103 ng awit, ititig ko ang aking mata sa mga tapat. Kapag tapat ka, yung mata ng Panginoon, nasa iyo, iingatan ka sa mga bagay na ganun. Eh si Jose, naging tapat siya eh. Di ba? Kaya naingatan siya doon sa mga bagay na dumarating ng mga tukso o pangaano sa kanya. Kaya sabi rito, kung magagayoy ang kahalayan, kung may paglihi, ay nanganganak ng kasalanan. Dito na nagkakaroon ng ano yan. Paglihi na. No? At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Umbisa, patingin-tingin ka lang eh. Di ba? Manandarihan ko po munang puputurin yung pagbabahagi ng ating kapatid na Oliver para bigyang daan yung mga meron pong nice linawin sa ating aralin. Mga kapatid, meron po bang may katanungan tungkol sa ating aral? Mga kapatid sa labas, kapatid sa loob, wala po. Kung wala po, akin na pong ibibigay muli sa ating kapatid na Oliver sa pagpapatuloy. Salamat sa iyo kapatid. Salamat din, walang nagtanong. Okay, sabi ko kanina, nagsisimula yan sa pagtingin eh. Kaya nga, sabi ni Mateo, di ba? Yung mata, yung pagtingin, sabi rito, dito nag-ano yan eh, sabi dito sa 528, datapat, sinasabi ko ninyo, ang bawat tumitingin sa isang babae na tagay ang masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang puso. Doon nagsisimula yan. Nagsimula sa umaga sa alak, ang sabi nilang sa kanta, nagsimula sa patikim-tikim. Kasi umpisa, patikim-tikim lang, di ba? Nung lumaon, hindi na pati, ano, lasenggo na. Lumalaklak na. Ganon din yung sasik, ganon din nagsisimula yung las. Sa tingin, nakita mo, halimbawa, may ano, minsan katagalan na pagtingin na pagtingin, nagkakaroon ka na ng pagnanasa. Yun ang nangyayari dyan. At kapag nabuo na yung pagnanasa yan, ang hirap ng alisin yan. Nailagay na sa puso mo yan, ang hirap alisin yan. Ngayon, ano gagawin ng kaaway yan? Sasamantalan ngayon ng kaaway yan. Ah, pumasok ka rito ha. Sige, lagi kitang aaniwin. Tutuksuin. Yan ang nangyayari yan. At tutukso. Kaya sa atin naman, may mga bagay na nangyayari sa kapisanan na talagang tunay na pinangyari, may mga bagay na halimbawa para tayo matutunan sa mga bagay na ganyan. At salamat sa Panginoon dahil patuloy na yung patnubay niya sa kabisanan para mapagdagumpayan natin yung mga bagay na dumarating. Kasi sa ngayon kasi, lalo na yung kalagayan natin sa ngayon, naghihintay tayo doon sa bagay na ano. Kailangan talaga yung pakipagbaka natin, kagaya na sinabi ni Kapatid na Killer. Dapat suot natin yung baluti o yung armor of God. Kailangan taglay natin yan. At mayroon tayong yung sinasabing tabak ng Espiritu. Alin yung tabak ng Espiritu? Walang iba yung salita ng Diyos. Sapagat ito, yung ipapatay natin doon sa suligin ng kasamaan. Ito yung ipapatay natin. E anong, kung wala ka ng salita ng Diyos, patay tayo dyan. Kaya nga, nabanggit ko nung linggo, yung walang unawa, nakikikamay yun. Nadadamay. Kasi walang alam eh. O, halimbawa, gagarantir ko siya isang bagay, hindi mo naman kilala, yari ka. Parang ganun. Kuya, yayain ka, sasama ka, hindi mo naman pa alam kung anong gagawin. Hindi mo pala ang bagay yung pala, yung mga hold pala.
Ganun lang, ganun. Kaya yung, kaya may payo doon eh. Anak ko, kung yayain ka, di ba? Huwag kang sasama sa landas ng kasamaan. May mga payo yan na tinuturo ang banal na kasulatan. E sa atin, sa pag-aaral natin ngayon, salamat sa Panginoon dahil patuloy niyang ipinapakita sa atin yung sandata kung paano tayo magtagumpay doon sa mga bagay na dumarating na sa atin. Yung hihintayin natin na ano natin, itong buhay na walang hanggan. Alam niyo ba, sinasanay tayo ng Panginoon eh para sa mga bagay na ganyan. Itong mga salita na napagtutunan natin, ito rin yung nagagamit natin para malabanan din natin yung mga bagay na dumarating na ganyan. Kaya ito yung sandata natin, salita lagi ng Diyos. Ano? Sabi ko nga kanina, yung, ano ba yun? Yung sinasabi dun? Yung, sa ano kanina, nakalimutan ko tuloy, nasabihin ko. Na, sa ministeryo ito na binigay sa ating Panginoong Jesucristo, tama yung sinabi ni kapatid na Pruelan eh, na sinabi kanina, na itong pangyayaring ito, alam na ito ng ating Panginoong Jesucristo. Maging yung, basahin niyo yung chapter 13 ng ano ng John, binanggit niya doon eh, di ba? Natalastas na niya, sabi niya ganun, no? Sabi doon. Sa 13:3, Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay na sa kanyang mga kamay at siya ay manggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Ay ano na niyan? Kaya tama yun, sinabi ng kapatid ng problema kanina. Na siya ay nalalaman niya yung mga bagay na mangyayari sa kanya. Halimbawa tayo, halimbawa sa ating gawin yung bagay na ganun. Daling ka ng Panginoon sa isang lugar. Sabihin ng Panginoon sa iyo, kapatid, ay dadaling ka sa isang lugar na yun at ikaw ay papatayin doon. Paano kaya yun yung kapatid? Paano mo i-handle yung mga bagay na ganun? Kakayanin kaya natin yun? Halimbawa, daling tayo sa isang lugar at pagdating doon eh, doon kung saan maluluwalhati ang Panginoon eh, doon tayo matutodas. May uurong kaya sa atin? May atras sa atin? Binakalimbawa sa akin yun na ko'y pupunta sa gawa sa lukuyo yung mga pinsasabot yung mga yeah, bas. Sabi ko, kapalaran ko rin na doon ako matatay. Oh, tama yun. Pwede mangyari. Oo. Kasi nangyari sa mga apostol yung mga bagay na ganyan, hindi ko naman sinasabi yung mangyayari sa atin kung halimbawa lang na dumating yung mga bagay na ganyan, kailangan nakahanda rin tayo, siyempre, di ba? Nakahanda tayo. Lalo na kung magsusugo sa atin, walang ibang ating Panginoon. Walang no. Laging oo tayo. Kasi nilagay tayo ng Panginoon dyan, kaya pag dinala ka ng Panginoon sa isang bagay na pagdadala sa iyo, laging oo yan. Laging oo. Hindi tayo pwedeng tumanggi dyan. Yun ang ano natin ang pag-aaral. Ngayon sa pag-aaral natin, napakalawak na itong mga kapatid, gaya ng binahagi kanina, na doon sa pagpasok sa tukso, sabi ko kanina, may paraan ang kaaway dyan. At kapag pinagtuunan natin yan, talagang magsisimula yan. Lalaki na lalaki, hanggang sa magkaroon ka ng pagnanasa. Pag lumaki na yan, ang hirap ng alisin yung mga bagay na ganyan. At yun yung mabubunga ng kamatayan pag hindi ka kinabaga ng Panginoon. Sa atin kasi, pag may dumating ng mga bagay na ganito sa atin, ang laging inaasahan natin, yung habag ng Panginoon na lang. Kasi misa hindi natin kaya ito eh. Pag dumating yung ano, mahirap. Kaya ang inaasahan natin, yung habag ng Panginoon sa atin na tayo alisin sa mga bagay na ganyan. Kaya ako mga kapatid, naalala ko nung inanuan ako ng banal na espiritu noon, yung alam ito eh, sa 3:12 ng Apokalipsis, di ba? Binigyan ako ng banal na espiritu noon ng papel, sinulatan niya ganoon. Ang problema lang, nawala yun, nung nawala yung wallet ko, nawala eh. Pero yung sulat niya talaga, hindi mo talaga maintindihan. Scribble yung sulat niya, ganoon. Hindi mo talaga maintindihan. Tapos alam niyo ba, sino nakabasa noon? Kapatid na noon eh, binigyan kapatid na noon eh, ganoon. Bili kay kapatid na Noni. Kinaumbagan, bili sa akin ni kapatid na Noni, Apokalipsis 3:12.
hanggang 40 niya tayo yun, pagkakabigay sa akin. Yung last hanggang siyang talata. Binasa ko yun eh. Ito, maganda yung pagkakabanggit sapagkat tinupad mo, di ba? Ang aking salita sa panahon ng pagtiis, ikaw naman ay aking iingatan sa darating na pagsubok sa buong sanlibutan. Ang ganda ng salita ng Diyos. Yung binigay sa akin yung ano yun, parang naano ko, na-bless ako. At napakabuti ng Panginoon, sabi ko. Kaya nga sabi ko, pag Panginoon ang nagbigay sa iyo, kapag ginawa mo yung bagay na gusto niya, magbibigay ang Panginoon ng mga bagay na ikasisya mo. Yak. Yung mga salita. At yung salitang yun, hindi lang sa akin siguro yun. Sa bawat isa rin na gumaganap ng kanyang salita, ganun din yung salita na ibibigay ng Panginoon sa akin pagdating ng araw. Magandang gabi po at salamat sa Panginoon. Purihin siya sapagkat walang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos at ang Diyos ng kapisanan ng kapatiran kay Kristo na sa gabing ito na siya natin pinupuri, dinadakila, niluluwalhati at pinararangalan. Magandang gabi po at salamat po sa Panginoon. Magandang.